Hi, I'm Arthur. You can also call me Mr. Worldwide. Because for 9 years, I've been traveling the world every month. Let me tell you why. Hi, I'm Arthur. You can also call me Mr. Worldwide. Because for 9 years, I've been traveling the world every month. Let me tell you why. What's up, guys? This is Thurday Thunder with me, Mr. Worldwide. So, simultaneous po yung upload natin ng video, guys. Meron tayo sa Facebook and meron rin po tayo sa Instagram, no? So, right now, I'm going to teach you how to market your brand, no? Marketing mentorship po yung ituturo ko po ngayong gabi na to. And, guys, marami po ako ituturo sa inyo, lalong-lalo na yung mga nag-start pa lang na magnegosyo, start magbenta by using their social media accounts, no? I know a lot of you guys, no, hindi nila ginagawa yung pagbebenta, hindi nila ginagawa yung pagnenegosyo sa social media accounts nila, papa Facebook man yan, Twitter or Instagram or YouTube. Bihirang-bihira po sa atin yan, lalo na yung mga Filipino po, no? Most of the time, ang social media ginagamit mo pang MMA, di ba? Pang post mo lang ng gusto mong mga pictures, post ng travel mo, post ng pagkain na kinakain mo, o post ng mga lugar na pinupuntahan mo, or pinupost mo yung mga gamit ng mga bagong bili mong gamit, no? And right now, sa mga hindi pa nakakilala, I'm Arthur Macogay Jr. They call me Mr. Worldwide because for 10 years po I've been traveling the world para ho magturo ho kung paanong magnegosyo po, no? And ngayon po, ang topic ko po is marketing mentorship po, no? Paano mag-market? And paano ka makilala, lalo na sa panahon na to, no? Eh, it's very important sa panahon na to na maging kilala yung brand mo o kung ano man yung binibenta mo. Kasi people buy to people they know. Hindi sa'yo bibili, kahit pa ikaw yung may pinakamasarap na timpla ng manok sa buong mundo o sa buong Pilipinas, bibili at bibili pa rin yung mga tao dun sa manok na kilala nila, which is enjoy, di ba? So, ganun din dito, no? Pwede mag-start ka ng negosyo mo, mag-start ka sa network marketing, mag-start ka ng magbenta ng pagkain, or kung ano man ang gusto mong ibenta. Kailangan mo pa rin mag-market, kailangan mo mag-branding. And right now, marami po ako nakikita ngayon, no, na marami rin nagtatanong sa akin, paano po, paano nyo nabibenta, paano kayo kumikita by using your social media account, paano ka nakabenta through Facebook, paano ka nakabenta Instagram, no? And you don't have to be an actor, celebrity. Hindi po ako artista, hindi po ako celebrity, hindi po ako athlete, okay? Hindi po ako prominenteng tao, hindi po ako anak ng politiko or hindi ako masali sa mga beauty pageant, no? So, hindi mo kailangan, hindi, mas lalong hindi ko kailangan magbikini. Diba? Kasi ganun karamihan eh, maraming followers, maraming likers, pag nakabikini, pag nakatupis, or pag sexy yung mga posts. Diba? Hindi mo kailangan gawin yun, guys. So, yung tuturo ko sa inyo, no? Hindi mo kailangan maging well-known, hindi mo kailangan maging kagaya ni Manny Pacquiao na merong athletic skills, boksingero, magaling, senador, no? So, sa mga hindi nakakaalam, no, I started 2009 sa negosyo ko, and for 3 years, I've been struggling. Ang ginagawa ko, nagpa-flyers ako, okay? Flyers, pupunta ako sa mga mall, pupunta ako sa mga MRT, pupunta po ako sa mga stasyon ng bus,
pupunta ako sa mga stasyon ng sakay ng tricycle, sakay ng jeep. Nagdo-door-to-door po ako. No? Nagdo-door-to-door po ako. I also experienced that door-to-door selling, guys, no? And nagkaroon din ako ng travel budget ng 2 million for the past 2 years, for the past 5 years po. Every month, nagta-travel po ako, nag-house to house po ako, pupunta po ako ng Japan, pupunta po ako ng UAE, Hong Kong, Europe. Inabahay-bahay ko po dun yung mga tao para ho mapakilala yung produkto ko, mapakilala yung brand ko. And almost, di ba? And ngayon, hindi mo kailangan gawin yan, lalong-lalo na sa panahon na to. Dahil nga may ganito tayong situation, may pandemic, and also, ang kailangan mo lang gawin ngayon is yung tinatawag nating YouTube, Facebook, Twitter, okay, TikTok, Instagram, di ba? And there are ways for you to get known today by using that platforms, yung mga social media platforms. And ito pong video live na to, no, para ho, sa mga nakakaalam, my commitment is to help a lot of people po, no, lalo na sa panahon na to, no. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron po akong YouTube channel, meron din po akong Facebook account po. I've been creating multiple streams of income gamit po yung social media, no? And I also do one-on-one personal product presentation, pero po nga, hindi nga ngayon yan, ito ngayon ang uso, kaya ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-market, no? And marahil yung iba sa inyo mahihain, ba? O yung iba sa inyo, karamihan po ng mga tinuturuan ko, mga OFWs po na nasa abroad, na hindi makalabas ng bahay, no? Yung mga DH natin sa Hong Kong, mga DH po sa Saudi Arabia, mga DH sa Middle East, saludo po ako sa inyo, no? Marami po dyan, mga classmate ko po, no? Meaning, mga tinuturuan ko po kung paano mag-market online. And for 10 years po, 10 years na ako sa negosyo, and marami na rin po tayo na-create na 6-figure earners po. And until now, they're still doing kung ano man po yung tinuturo ko po sa inyo. So, well, tuturo ko na po sa inyo, no? Ang pinaka-main main focus ko po ngayon is papaano mo kakalat yung brand mo, yung brand team mo, company mo, produkto mo, yung servisyo mo, okay? Para ma-market mo siya, para may bumili sa'yo. Okay? So, first, na napaka-importante, let's start with who are you? Okay? Who? Sino ka nga ba? Marami kasi mga nagsisimula sa social media, lagi nila iniisip content. Kailangan may content. Ang focus nila is content. Okay? And which is, hindi ka makakagawa ng content, okay, kung hindi mo kilala kung sino ka. Kasi dito na, dito tayo magbi-build ng story mo. Okay? And guys, no? You need to figure out kung ano yung story mo para alam mo yung mga problems na kaya mong solusyunan. Okay? Kaya mong solusyunan para dun sa mga magiging clients mo. Okay? Don't figure out content. Yan ang first step natin, guys, no? What are you going to talk about? Ano na lang yun? Kumbaga sa Tagalog, ganyan. Darating na lang yun. Okay, magiging flow na lang yun kapag kilala mo kung sino ka, kung ano yung kailangan mo. Kailangan mo na kasi i-market yung sarili mo, eh. Kailangan mo makarelate muna sa audience, eh. Ano yung bagay na i-relate mo? And marami akong nakikita nito. Mayroong mga tao gumagaya sa mga post ko, ginagaya rin yung mga nagawa ko. Pero iba kasi yung story ko sa story mo. Kaya I know, no, kailangan i-note nyo po ito, and almost 5 times ko ginagawa to parate to remind me yung story ko, no, sa tao, kung sino nga ba ako, para kilala, makilala ka. Okay? So, guys, who are you? Yan yung umpisa. Then what? What? Okay, ano yung mga accomplishments mo? Accomplishments. Okay? Pasa nyo. Accomplishment. Pasensyahan nyo na yung chat ko. Okay, pangit talaga yan. Ado po ako dyan. Sabi naman ng nanay.
So, pagpangit ng sulat, kabaligtaran ng itsura. Okay? Wala namang kukontra niyan kasi sabi nun. Alright? So, ano yung mga accomplishment mo? Sino ka? Ano yung mga accomplishments mo? And, ito yung isa sa importante rin. Saan ka mga nag-fail? Kasama rin yan yung mga failures. Okay? Marami akong nakikita ganito, no? Puro pinopost lang nila yung mga magaganda. Wala silang pinopost. If you appear to be perfect, meaning wala kang weakness, wala kang failure, ang mangyayari sa'yo, hindi makaka-relate yung mga tao sa'yo. Okay? Ang mangyayari, fans club. Which is ayaw natin nung maging ganun. Eh, sa pagninegosyo, kailangan pag nagmamarket ka, pakita mo rin yung authenticity mo. Authenticity. Okay? Meaning, yung iyong weakness, yung pagiging tao mo. Diba? So, papakita mo rin yan. Mamaya, papakita ko kung paano mo gagawin yan. Explain ko lang muna, no? And yung story. Eh, paano ka gagawa ng story mo? Bakit importante yung story? Because yung story, guys, no? Ito, okay? Yung story mo, ito yung parati mong sasabihin sa mga tao every time na nagtotalk ka, every time na nag-live ka, every time na nag-post ka, di ba? Parang ano yan eh, parang mga rapper, di ba? Yung rapper, like si Eminem and si Jay-Z. Diba, hindi naman sila nangungopia ng lyrics. Ang ginagawa nila sa lyrics nila, sa kanta nila, kinikwento nila yung buhay nila. And from that lyrics, from that rap, okay, doon po sila nakikilala ng mga tao. Okay? Nakaka-relate yung mga tao sa kanila. Kasi nga, kinikwento nila yung story nila. Ganun din ang gusto mong mangyari sa social media accounts mo. Maka-relate yung mga tao para, okay, para like nila, mag-engage sila, or magkaroon sila ng call to action na bumili sa'yo or mag-inquire. Diba? And our goal, our purpose, okay, ang objective natin dito is that one day, you will be in a room na kapag ka pumasok ka, no, you don't have to introduce yourself kasi kilala ka na nila eh. Kilala na nila yung sino ka. Diba? And you will suck out yung energy ng room na yun. Ay, ayun na yun. Yung ano? Kick out noon. So, nakaka-relate ngayon. Diba? And that's marketing. That's marketing. That's what it's all about, guys. No, it's about marketing yourself until the world knows you, okay? To the point you don't have to introduce yourself, di ba? So, guys, 8 years ko na po ginagawa to, kaya halos karamihan po, no, ang pinaka malakas po nung kasagsagan, no, nung nagsisimula ako Facebook, and right now I'm just starting dito sa Instagram, no, I'm playing around with it. Nag-aaralan ko rin Instagram kasi this is the next big thing. So, sa mga nanonood sa Facebook, follow my Instagram account at Arthur J.R. Macogay. No? So, yung mga nanonood dito sa Instagram account ko, I'll be giving away cash prize. Yes. Sa mga manonood hanggang sa dulo. Okay? Magkano yan? 500 pesos. 500 pesos po sa dalawang. Okay? Magpapag-game po ako after po nito. 500 pesos, meron po akong mechanics at the end of my training. So, you can follow my Instagram account at Arthur J.R. Macogay. Okay? So, guys, let's move on, no? So, para ho maintindihan nyo maigi, no? So, pinakauna mong gagawin, you create a story. So, mag-drawing ka ng tao. Okay, ikaw yan. Yan. Ha? So, first is, sino? Who? Sino ka ba? Ha? Yan, tao, no? Kita naman, no? Yun, kita. Naman, no, yung tao. Huwag po kayong
ano, huwag ka matawa sa drawing ko. Tao po yan. Tao po yan, drawing na yan. Okay? So, yung story mo, magsisimula yan kung sino ka. Again, ulitin ko, huwag mo unahin yung content. Di ba? Darating lang yan. Okay? Huwag ka mangopya ng content ng iba kasi nga, ang mangyayari sa'yo, okay, parang hindi mo story yun. Okay? Pwede kang makarelate dun sa story ng isa kung relate naman talaga sa story mo. Pero mas maganda, ikwento ka ng buhay mo para at least makilala ka ng mga audience mo, makilala ka ng mga future clients mo. Okay? Again, yung social media, para kumita ng pera. Ito ngayon yung objective mo sa panahon na to, para kumita ka ng pera. Watch till the end, guys. Mamimigay ako 500 pesos dito sa Instagram live ko po. Okay? Mananonood po sa Instagram live po. So, my name, who are you, Arthur? Ako, guy. Ako, guy. Junior. Ibang tao, tinatawag ako, Mr. Worldwide. Gawin mo yan. Ha? Tawag ako, binansagan ako Mr. Worldwide kasi nga, every month, na-travel po ako around the world. Okay? So, iba naman, tinatawag ako Mr. Rolls Royce, Mr. RR, Mr. Rolls Royce, because at the age of 29 years old, okay, kabili po ako ng Rolls Royce rate. Okay? So, Rolls Royce, di ba? Minsan, ang tawag rin sa akin, GM Arthur. Okay? Grand Mentor Arthur. Okay? Tinatawag rin minsan nila ako na GM. Amen. Okay? So guys, so isipin nyo ba, hindi ba mukha akong nagmamayabang nun? Guys, kung mukha akong mayabang ka nun, kung hindi totoo, di ba? Marami rin nagsasabi po sa akin yan sa Facebook ko, no? Nung wala pa tong pandemic na to. Sounds like he's bragging. It's not bragging if it's true. It's telling your story. Okay guys, kinikwento mo yung storya mo para makilala ka. And if you don't brag your story, sino makakaalam ng storya mo? You're not telling your story. Paano ka makikilala? Paano may bibili sa'yo? Paano may mag-order sa'yo? Diba? Paano may mag-engage sa'yo? Paano ka makapag-inspire? Diba? So, this is very important na sino ka ba? Okay? And then, you'll move on, okay? Dun sa accomplishments mo. Ano-ano yung mga accomplishments mo? Okay? So, college graduate ako. Okay, college grad. Okay, nursing graduate. Registered sa Pilipinas. Okay, registered sa US. Okay? As registered nurse. Ano pa? Husband ako. Yeah. Yeah, di ba? Yung iba, hirap na hirap makahanap ng partner. Life partner. Di ba? Husband. Okay? Dog daddy. Ano yung ibig sabihin dog daddy? Yung may aso. Okay? Ha? Okay? Naka diaper pa yan. Frosty. Dog daddy. Lagay mo yan. Kung meron kang alagang aso, alagang pusa, bakit? Almost 80% ng mga tao, no? May alagang hayop. And makaka-relate sila sa story mo kung meron kang alagang hayop. Okay? Kung may alagang ang aso, makaka-relate yung mga may alagang aso sa'yo. Kung may alagang ang pusa, makaka-relate sa'yo yung mga may alagang pusa. Kung may alaga rin akong reptile, di ba? Meron rin ako alagang reptile. Okay, so ano pa? Ano pa mga achievement mo? Businessman. Yeah. Okay. Online mentor. Yes. So, at kagaya itong ginagawa ko, online mentor. Libre po ito. Hindi ako naniningil eh. Sa iba, yung mga ganitong training, may bayad to, pero every Thursday, 10 PM, attend ka lang na mag-attend. Mag-attend ka lang na mag-attend ng training. Libreng-libre to. Marami kang matututunan. Guys, next. Ano ba? Sales and MLM trainer. Okay? Yes. Sales trainer.
Okay, multi-level marketing trainer. Okay, teacher. Okay, teacher. Network builder. Okay, ano pa? Business partner. Business partner dito. Okay. Ano pa? Investor. Investment din po ako. Okay. Ano pa yung pwede mo lagay yan? Meron akong 18. An achievement yan for me. 18 training modules ginawa ko para sa business. 18 business training modules. And ngayon, meron akong 6 na books pero hindi ko pa pinapublish. Ka-type ko pa eh. Naka-6 na libro na ako. Okay? So, let's say, author na rin. Okay. 6 books. Marami, may mga training kasi ako. Kinocompile ko yun sa isang notebook hanggang makakuha, makagawa na ako ng mga libro. Okay? Ano pa? Founder. Founder ako ng isang international team ng mga online businessman or online community, online business. So, founder ako ng Alpha Team. Okay? Ano pa ba? Coach! Coach din po ako. Coach. Speaker! Yes, nagtutok po ako, no? Nakakapag-event ako sa Italy, nag-event na rin ako sa UAE, almost 1,100, tama? Yung sa H Hotel. 1,100 na tao po yung na-talk ko sa H Hotel sa Dubai, UAE. Dubai, sa Abu Dhabi, nakapag-talk na rin po ako. Speaker din po ako sa Luzon, Visayas, Mindanao, no? So, speaker, traditional speaker, di ba? Online seller, yes. Ay, proud ako dyan, lalo na ngayong pandemic. Kailangan na kailangan ng mga online sellers sa panahon na to, di ba? Kasi hindi ka nalalabas, dadali na lang sa bahay mo yung mga, okay, yung mga goods, grocery mo, di ba? Pagkain mo or mga gadgets, pag meron kang order, di ba? Kasama yun, di ba? Ano pa ba? Philanthropist, di ba? Tumutulong ako sa church mission namin. Yan, di ba? Or sabi na lang natin, partner, no? Church partner. So, support ako sa mga world missions. Philanthropist, kasama rin yan. Ano pa ba? Tulungan mo ako. Medyo magdi-dig in ka dapat, no? Kailangan mo rin, kung may partner ka, Mrs. mo, Mr. mo, tanongin mo rin ano-ano yung mga achievements mo. Kasi ididig in mo talaga to and you need to remind yourself para na i-market mo rin to. Okay? So, ano pa ba? Yun. More than 89 countries na po ang nabisit. 89 countries, 140 cities around the world, no? Sa US, okay, sa London, sa Scotland, sa Italy halos yung Rome pataas na visit na Rome, Milan, Tuscany, ba? San Marino, Vatican, ano pa natin? Monaco, Nice, yan sa France, Paris, Germany, sa Belgium. So, 89 ka. Traveler. Eh, sama natin yun. Traveler. Okay. Ano pa? Nakabili ako ng 5 na kotse. Okay? Achievement yan. 5 vehicles. Okay? 1 property. Okay? Ano pa ba? Ayun. Waiter. Nag-waiter din ako. Achievement yan, guys. May experience ako mag-waiter nung college, high school ako. Yun. Kasama yun. Yun. Waiter. Okay? So, yung mga experiences na mga previous jobs mo, naging ex-OFW ka, ex-seaman ka, lagay mo yun. Kasi, pag sinabi kong nag-waiter ako, na-experience kong mag-waiter,
maniwala ka sa akin. Makaka-relate din sa iyo, may market 'yan. Marami pong waiter na walang work ngayon. Marami mga tinanggal until now yung ibang restaurant hindi pa nag-ooperate. So, 'di ba? May waiter din pala siya, nag-waiter. Yes, nag-waiter po ako noon sa catering business. Okay, nag-waiter po ako doon. That was high school no, tuwing summer. Okay, nag-waiter po ako. Tagabuhat ng mga plato, ng baso, 'di ba? Nagse-serve din po ako, marunong akong mag-serve. Diba? Waiter, naging fitness instructor din po ako. Okay? Yun, nagpa-parkour din ako, parkour. Okay? Pag fitness instructor, makaka-relate din ako dun sa kanila pag kinikwento ko yung about sa workout, diba? Ano pa? Nag-cashier din ako, guys. Okay? So, kasama yun sa achievements. Cashier. Kasi experience yan eh. So, marunong ako umawak ng pera, no? Ano pa ba? Ayun. Yun ang siguro, no? Ano pa ba? Na-experience kong mag 1 month. Kasama na siguro yun. Tumira sa Dubai. Okay? Experience kong tumira dyan. For 1 month, 2 months, 6 days. Experience ko rin tumira sa Milan. Combination, 6 months. Diba? Pag pinagsama-sama mo, kasi nga, every month ako pupunta dyan. Sa Rome, kung ako rin tumira dyan. 1 week sa Switzerland. Okay? Okay? So, yan. Okay? So, importante, ilagay mo lahat yan, yung achievement mo. Yung story. Thank you sa mga nagtitake down ng notes, guys. Again, meron po akong cash prize mamaya after po ng training ko po. Dito ko po sa IG po papagawa yon. Pero dun sa mga nanonood, pwede nyo naman gawin. Nanonood sa Facebook Live. Thank you guys. And if you're watching sa Pilipinas or sa abroad, no, please comment below kung saan ka nanonood. Yes. Thank you guys sa mga viewers natin. Now, ito yung isa sa pinaka kailangan mo rin isulat, which is ini-skip ng karamihan ng mga gumagamit ng social media. Gusto nila kasi sa social media kasi filtered out masyado yung ginagawa ng karamihan. Filtered meaning nila yung blemish yung post nila, walang blemish, ayaw nila ng wrong spelling, ayaw nila i-post doon yung mga failures nila. Guys, ito yung magandang mas maganda po kaysa sa achievements, yung failures. Mas maganda po, i-post mo rin yun. Yung mga failures mo, yung mga bad take mo. Alam mo kung bakit sikat si Jackie Chan and siya lang ang gumagawa nito. And I know, sa lahat ng movies, Jackie Chan lang ang gumagawa nito. No? Yung pati mga bloopers, ilalagay niya sa movies after nung movie. Okay? Ito yung mga bloopers mo, ito yung mga failure mo. Kailangan isulat mo rin yun. Okay? Yung mga failure mo, yung mga failures mo, guys, ilagay mo rin yan. Okay? Kasi dito mas makaka-relate yung mga tao. Yung achievement mo kasi, baka isipin nila, ay, superhuman siguro to, kaya niya nagagawa to. Gagana sa akin yung tingin. Or, hindi kata okay sa kanya lang. Ito yung mga nangyari sa commercial. Sa commercial, sobrang perfect ng mga model. Model ng buhok, model ng balat. Sobrang perfect ng celebrity sa paningin mo. Tipong hindi mo na sila maabot. Ito yung kagandahan ng social media na ipakita mo na tao ka lang rin. Okay? Ipakita mo na totoong tao ka. Okay? Nagtataka ako sa maraming tao, no? Lalo-lalo na sa mga medyo may nakaangat na, no? Sa buhay, yung mga naman na ayaw nila ipakita yung authentic na sarili nila na mayroon sila mga kahinaan. Mayroon sila. Okay? And this is the way para mas makarelate sila sa'yo. So, ano man yung mga failure ko, lagay mo rin yan. O, kick out po ako nung elementary. Okay, may mga nanonood ba dito na kick out, kaparehas ko? Okay, kick out po ako nung elementary po. Okay, St. Paul, Makati. Yes, kick out po ako. Eh, ano pa? Low IQ. Yes, low IQ po ako. Parati po akong nagsa summer classes during my high school college.
elementary days pa lang, nag-summer classes na po ako. Okay? So, kick out, low IQ. So, I'm sure, hindi lang ako yun, nasa, na kick out at low IQ. Marami nanonood dyan ngayon. So, good news! Kung nagawa ko, na-achieve ko itong mga to, believe me guys, no, hindi to hadlang para hindi mo magawa yung mga dapat mong gawin para mag-succeed ka sa negosyo mo ngayon. Kung ano man ang binibenta mo, kung anong company man ang nire-represent mo, kung anong brand man ang nire-represent mo, kayang-kaya mo rin yun, guys. No, may mga tao makaka-relate sa'yo. Okay? Ano pa? 4 times ako na bankrupt. Okay? Failure yan. Siyempre, pag first time magnegosyo, di ba? Lalo na kapag wala masyadong guidance sa pag-handle ng pera, diba? Dumarating sa point na napapaluhu-luhu ka parate. So, 4 times ako na bankrupt. Okay? Ano pa? I'm a terrible student, oh, di ba? Lagi ako laman ng guidance. Terrible student. Favorite po ako ng teacher. One time, may teacher po na nagsabi sa akin, yung guru ko, daw ako aasenso sa buhay kasi raw, ang kulit raw, ang gulo-gulo ko raw, no? Hindi raw ako aasenso sa buhay. And that's true. Maybe, kaparehas kita, no? Sinabihan ka rin ng guru mo, sinabihan ka rin ng teacher mo, sinabihan ka ng parents mo, mo, tito mo, anak mo, kaibigan mo, sinabi mo, sinabi sa'yo na, ako, gulo-gulo mo, ako, likot-likot mo, ako, hindi ka. Ha? Bulak-bula ko, yun. Terrible student. Bulak-bula ko. Lagi ako nagkakating classes. Isa yan sa mga failure ko. Lagi ako nagbibillards, no? Imbis na puwapasok, nagbibillards ako. Okay? I have a failed restaurant business. O, yun. Kasama natin yun. Ba? Nag-invest ako ng restaurant. Failed. Bankrupt. Okay? So, maybe, I don't know. Nag-try ka mag-restaurant business, nag-failed din, pero hindi pa huli yung lahat. Ba? Nag-aaral ka pa eh. Nag-aaral mo pa yan. Oh. Subok lang ng subok. Try lang ng try. Di ba? Ano po ba? Ano pa yung mga failure ko? Ayun. Isa pa. Webinar, no? Sa achievements. I can do webinar. Ba? Webinar. I can create millionaires. Kasama yun sa achievement. Nakapag-create ako millionaires, no? From zero, turuan ko kung paano magbenta. Paano mag-close ng deal. Kung paano mag-build ng business. Okay? Through network marketing, syempre. Okay? So, yan guys, no? Ano pa ba? Food salesman. Try ko rin yan pala. Nagbibenta po ako ng mga ulam. Lunch. Nung college po ako, may partner ako, no? Ka-classmate ko rin. Mother niya yung nagluto. Tapos kami naman yung nag-deliver sa school kasi malapit yung bahay nila sa school. So, inoikot namin yung cafeteria namin. Sa amin, bibili yung classmate namin. Hanggang sa pinagbawal na ng school, magbenta kami at magpasok ng outside food. Kasi hindi yung kamag-anak pala niya yung nag-ooperate nung well, anyway. Di ba? Sa ano pa ba? Yun. Ayan, guys, marami ka pang mahuhukay dyan, no? Kailangan mo lang hukayin yan. And, I want to show you, no? Kung paano mamonetize, kung meron ka na nito, madali ka na makakagawa ng story mo, ng content mo. Okay? Ano pa ba yung achievement? Ayun, achievement, nung nagkarali sa Hong Kong, nakaligtas kami, nagkaroon ng protest sa Barcelona, sa Spain. Okay, nakatakas kami doon. Nakauwi kami on the dot. Diba, same day nung nagkaroon ng parang malawakang protest sa Barcelona, nakauwi rin kami kaagad, nakaalis kami, nakalipad kami papuntang Nice, France. So, diba? Tapos sa Hong Kong, ganun din nangyari. So yeah, achievement din yan. No? So, na-experience ko yung ganun. Pero hindi mo ipopost yan. Isasama mo lang yan sa story mo. Sa lahat ng mga pinupost mo, i-relate mo ngayon yan. Ang good news, kapag meron ka na nito, no, sinulat mo to sa bond paper, sa notebook, makakabuo ka ngayon ng storya mo. Yung storya mo, wherein,
ito yung ikikwento mo, ito yung sasabihin mo parate sa mga Facebook Live mo, i-re-relate mo ngayon yung nangyari sa'yo dun sa mga nangyari. Okay? And, guys, no? You need to keep doing this over and over again, no? Para maging klaro yung storya mo. Okay? And, yan, example na lang, di ba, si The Rock. Kala nyo naman, The Rock. Dwayne Johnson, napakasikat na napakasikat na celebrity, ba? Kilala siya as pro wrestler, ba? World wrestling champion, 'di ba? Ano pa? Artist, fitness guru rin siya, may-ari rin siya ng tequila brand, 'di ba? Celebrity, 'di ba? So, 'yun yung story niya. Hindi mo na kailangan pag sinabing The Rock, Dwayne Johnson, alam mo na kaagad, eh, Fast and the Furious. Story niya, 'yun na yung brand niya. Eh. So yung content na pinopost niya sa social media niya, sa Facebook niya or sa Instagram niya, ba? Maiintindihan mo, naiintindihan mo, kilala mo na tong tao na to. And I want to show you na kung paano mo i-monetize kung ano man yung binebenta mong name, brand, team, product, company, idea or service. Iba-iba rin to, iba-iba rin kada social media platform. Okay, iba yung pag-post mo sa TikTok. Syempre, sa TikTok si Arthur Macogay Jr. mukhang tanga lang, di ba? Sasayaw, nagmumukha kang tanga, nagaganon-ganon ka sa TikTok. Di ba? So, sa TikTok iba. Iba rin yung content mo sa Twitter. Iba rin yung content mo sa Instagram. Iba rin yung content mo sa Facebook. Pwedeng sa Facebook, formal ka or tamang family guy, di ba? Family man. Pagdating sa IG, medyo may eme-eme ka with something na, di ba? Naka-strike sa, kasi mabilisan lang sa IG, parang TikTok, seconds lang yung attention span ng tao doon, no? Scroll up lang na scroll up na scroll up na scroll up. Di ba? So, pagdating sa YouTube, pwede ka mag-upload ng 1 hour, 2 hours na video, live, no? Facebook, pwede ka mag-Facebook selling. Ba? Online selling. Pero, paano bibili yung tao kung hindi alam yung story mo? So, paano mo i-introduce? Paano mo i-close? Diba? Paano ka nila pagkakatiwalaan? Kailangan something authentic, maging authentic yung brand, ikaw, or yung produkto mo, or yung product, or yung company na re-represent mo. No? And, ito yung pinaka-importante sa lahat. No? Kapag may story ka na, you need to learn to exaggerate yung storya mo. To the point na, like for example, ako, kick out. It's just kick out talaga ako. Walang school na tumatanggap sa akin within Makati City. Kaya yung napaglipatan ko sa Manila pa, sobrang layo. It will take you 2 hours simula sa bahay namin, 2 sakay, isang tricycle, isang jeep para makarating doon sa school na nilipatan ko. Kasi nga, sa buong Makati City, walang tumatanggap dahil hindi ako binigyan ng papel nung na-kick out po ako. So, which is, that's true. Di ba? Kailangan mong matutunan exaggerate or big claim, no? Hindi pagsisinungaling po yung pag-exaggerate, guys. Okay? Ginagawa po to sa marketing. Di ba? Yung Big Mac sa poster, sa commercial, ganito kalaki. Tapos, pag na-order ka, ganito na lang kaliit. Tama? Yung picture nung rice at chicken dun sa menu, yung chicken, ganito kalaki. Tapos, kapag ka nilubas, binigay na sa'yo ng waiter, anong itsura? Mukha na ang, kailangan mo na ng magnifying glass para makita mo yung fried chicken. Diba? Now, syempre, kailangan, legit yung product na binibenta mo, hindi bogus product. But this is very important na na-try mo na yung product mo, you have 100% belief dun sa product mo, experience mo na rin siya, may nagbago na rin sa'yo, and then, pasakan mo ng story, okay, lagyan mo ng story, yung mga post mo, and right now, ang pinaka-issue kasi ngayon ng mga online sellers is that, nalulunod ka eh. Ito yung issue ng mga nagninegosyo ngayon, no? Online, no? When I say online sellers, yung mga nag-online businesses, kung ano mang product mo, basta online seller ka, online businessman ka, ito ang issue ng mga online businessman. Yung natatabunan ka, nalulunod ka, okay?
Okay, nalulunod ka. Ano yung nalulunod? Nalulunod ka kasi ang daming issue na lumalabas sa timeline ng mga audience mo. Ang daming issue nung mga lumalabas sa timeline ng mga prospects mo, yung mga future clients mo, like yung pandemic, issue sa issue sa mga protest dun sa abroad, di ba? Issue sa ano ba yung mga issue ngayon? Diba? Sa mga ayuda. Issue sa isang TV channel na nagsara. Diba? Mga balita. Yun ang problema. Mas maingay yung mga ganong issue compare dun sa brand na minamarket mo or sa product na binibenta mo. Ang tawag dyan, obscurity. Natatabunan ka nung ingay na yun. Okay? Natatabunan ka nung mga ingay na yun. So, ang as a marketer, as a net, as a marketer, as a online businessman, kailangan, no, maingay mo, mas maingay ka sa kanila. Mas maingay ka, mas parati kang engaging yung mga post mo, yung kwento mo, engaging, di ba? I'm sure, mas maraming nakaka-relate sa akin kasi, what ako eh, mas maraming kick out kaysa sa mga matalino eh. Di ba? So, hindi ako nahihiya na sinasabi ko yun kasi it's part of me, part of my life. Diba? Toto ko, loay. Kasi, diba? Pero, kaya kong mag-operate online. Go online business ako. So, hindi mo kailangan ng maraming diploma, no? Or talagang bigati na degree para makapag-start na mag-online business. Hindi. All you need is a story. And syempre, legit na product. And syempre, yung sinasabi ko sa inyo, yung pag-market, yung exaggerate mo. Yung pag-market. Okay? Kasi nga, yung obscurity. Ibig sabihin na obscurity sa Tagalog, walang nakakakilala sa'yo. Pag walang nakakilala sa'yo, kahit napakaganda ng produkto mo, kahit napakaganda ng pagkain mo, or napakasarap ng pagkain na binibenta mo, or napakaganda ng brand mo, or kung ano man yung binibenta mo, napakaganda talaga, sobrang effective talaga. Okay? Guys, wala pa rin bibili sa'yo. Kasi walang nakakilala sa'yo eh. Diba? Kaya kailangan mo pa rin i-market yan. And social media right now, yan po yung pinaka, the best way ngayon sa panahon na to para i-market kung ano man yung business mo. Okay? Kaya lang, marami kayo. Ang sunod mo naman ditong challenge is marami kayong nagma-market. Paano mo madi-differentiate yung sarili mo sa ibang mga nagma-market din? Okay? Kasi lahat sila nagbibenta, lahat sila naglalako online, di ba? Wala masama doon. Kaya lang, kailangan mo i-separate yung sarili mo. Okay? I-separate mo yung sarili mo sa mga kaparehas. Pare-parehas to. Ang tawag kasi doon, red ocean eh. Kailangan umalis ka sa red ocean. Eh bakit red ocean? Madugo na doon. Masyado nang tight yung competition. So, mas maganda, okay, para maiba ka, lagyan mo ng storya mo. Lagyan mo ng storya mo yung product. Okay? Kaya nga nauso yung megaphone eh. Di ba? Yung megaphone, para saan yung megaphone? Para makot yung attention ng mga tao. Oh, bilibili na kayo dito. Bilibili na kayo dito. Di ba? Bili na kayo. O, mag-grocery kayo sa akin. Or dito, o, skincare products. Effective to. Sobrang effective. O, meron kaming mga food supplements. Papataas ng immune system. Pero gagawin mo social media. Hindi mo pwede gawin yan ngayon sa labas eh. Huhulihin ka sa labas. Bawal mag-gather or bawal tumambay at mag-loitering sa labas. Diba? Sa panahon na to. Money follows attention, guys. Money follows attention. You need to get the attention maraming tao para mag-order sila kayo, mag-inquire sila. Mahali sila sa team mo, mahali sila sa okay? And you need to get noise. Kasi lahat ng tao ngayon. Alright? So, I hope may natutunan po kayo ngayon, no? So, again, as promised, meron po akong cash prize sa mga nanonood, no? Ito ngayon ng live. Okay? So, yung cash prize ko po para po sa mga followers ko sa IG, Instagram. Yes, Instagram. So, meron po akong pinost na open letter to inter
to entrepreneurs dito po sa main account ko sa IG. Latest post ko po yun, open letter to all entrepreneurs. So, I want you to do is mag-tag ka lang ng tatlong tao na kakilala mo na negosyante. Kailangan po, negosyante po siya, no? Entrepreneur, businessman, no? Sa panahon na to, okay? Mag-tag ka ng tatlong tao. And that's it, guys. Okay? Kung sino po yung pang 11 at pang 12, okay? Pang 11 at pang 12 na nandoon sa magtatag, okay? 11 sa pang 12. Para hindi na masyadong maraming arte-arte, no? Kung mamimigay ako ng pera, gusto ko pera, no? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Tag ka ng tatlong businessman or alam mong online businessman, online seller, or negosyante doon sa post ko na open letter to all entrepreneurs. Okay? Kung ikaw yung pang 11 at pang 12, screenshot ko po yun. Okay po ako ng tig 500 pesos sa pang 11 pang 12 na tao na yun. Okay? So maraming salamat po sa mga nanood. I hope may mga natutunan po kayo, no? And this Facebook Live or Instagram Live po is always every Thursday po siya. Tawag po natin sa show na to is Thurday Thunder. Eh, Thurday Thunder kasi Thurday Thunder. Ayun. So, and my purpose is to give you lightning and thunder. Yes. Lightning and thunder para po sa iyong negosyo, no? Whether you're a agent, salesman, sales lady, network marketer, network builder, online seller, online businessman, insurance agent, basta something na makakatulong po at sumong mag-provide sa family mo, no? Ang commitment ko po sa inyo is tulungan po kayo. Bigay ko po yung mga learnings ko and experience ko po, no? I've been in this business, a sales business po, no? Network marketing business for 10 years na po, no? Start po ako 22 years old. And dito ko nakita yung purpose ko wherein gusto ko pong makatulong ng maraming tao po. Halo sa panahon na to, no? Kailangan ng mga tao tulong po talaga. Hindi tulong na mamigay ng pera, tulong para matutong, okay, mangolekta ng pera. Siyempre, sa pamamagitan ng pagninig. Okay? So, maraming salamat po. If you want more training, more videos na may value, mayroong information, may mga practical tips and strategies, you can follow my Facebook account. Ito po, Arthur Macogay Jr., Mr. Worldwide. You can follow my YouTube channel. I have, yun pala, kasama rin sa achievement. I have more than 400 videos po sa YouTube channel ko po. Siyempre, meron akong mga 1,200 subscribers sa YouTube channel. At least, achievement rin yun. Ang hirap kaya makuha ng subscribers sa YouTube channel. Okay, tapos 40 followers na pala tayo dito sa Instagram. Yes, thank you guys. No, maraming salamat po. Salamat po sa inyo, no? At binigyan niyo po ako ng privilege, opportunity para ho magbigay po ng konting aral po sa inyo para mas makatulong po kayo sa inyong pamilya. Maraming salamat po. God bless po. Always remember to put your hustle on and keep it strong, guys. All right. Bye. God bless you. Salamat po. Okay. Guys, follow my Instagram account.